Preview. Preview. Good morning mga kalapatid. Sa araw ng Linggo ngayon, may abangan tayo ng mga ibon natin. May race tayo sa DFL Club ngayon. Ang instead na Bitaw dapat ay Alabat Inter-Island Race. Nag-chat si Francis sa JC na hindi kaya tumawid ng bangka sa isla na yon. Kaya ang ginawa nila, Marinduque Race yung papakawalan yung mga ibon kasi hindi masyadong malakas yung alon sa karagatan, kaya napagdesisyonan nila na Marinduque ang pakawalan yung mga ibon natin. Ang problema natin ay hindi pa pinapakawalan yung mga ibon. Alas 8 na ng umaga. Tingnan naman yung ano dito, napakalakas ng hangin. Maganda naman yung ulap. Hindi talaga sobrang dilim. Malakas lang yung hangin. Kaya kape muna tayo. Ipapakita ko sa inyo yung panahon dito sa Dasma ngayon. Ayan o. So, ibon natin dito manggagaling mamaya dito sa lugar niyan. Diyan kasi yung south natin. Op, partner, morning. Morning mga kaibon, kape muna. Kape-kape muna tayo, no? Magabang. Ito mga kalapatid, so tingin nyo yung ng dahon ng mga puno. Ano yung hangin dito sa lugar namin? Malakas. So sana maganda yung pauwian natin mamaya. Kasi late na sila release. Alas 8 na wala pa yung natin. Hindi pa sila nakakarating sa Marinduque. Sana kayaanin ng mga ibon natin na tumawid at hindi umulan. Kaya mga kalapatid, sa abang-abang tayo mamaya sa pagdating ng mga ibon. Hintay kami ng ibon namin. Si partner nag-exhibition kung saan daw darate, kung saan naabot yung kanyang Pre, yan pa trabaho mo dati, pre? Oo. Saka ba dati nagtrabaho? Para alam ng mga tropa. Manila mo, golf club. Sa Manila yun, di ba? Oo, Pasay. Pasay. Yung mga tirang Tiger Woods. Yan ba yun? Putik sana. Ano sa Lasal? Ayaw. Mga tinamaan yung kalapate, Pa. Oh, baka mayroon kang gustong ipa-shoutout dun sa tropa mong Pasay. Ito nga pala nga. Kumusta nga pala yung mga dyan. Mga kasamahan kong daddy. Mga pro. Iboy, ang Grenadier. Nandun pa ba sila? Wala na ipe. Wala na? Bakit? Pagka nagka-edad ba Wala na. Retired na, yun. Retired ka na. Ayun mga umbrella girl mo, nandun pa rin ba? Wala na.
Ano ba ang ano doon limit na edad? Mga 45 lang, 45. 45. Cut-off na 'yon. Yung mga ganung edad, no. Mm. Bakit ano bang binabasihan doon yung linaw ng mata? Oo, kailangan malinaw ang mata mo. Okay, ah, ba meron kayong gustong ipaano doon si partner, may kakilala pa doon, may kakilala ka pa rin doon, oh. Marami, hindi gusto maglaro. Para makalaro ako. Oh. Tapos makakarating sa ibang lugar, no. Makakarating ano? Tiger Woods. Tiger Woods ba tawag sa ganyan? Ganyan ba ang forma ng pagpalo? Concentrate. Oh, talagang ganun? Veterans ka na doon, oh, veterans. Ilang years ka ba doon sa ano? 25 years in service, no law school. Wah, good. Mga kalapatids. Okay, mga kalapatids, ang time natin ay alas 9 na. Di pa pinapakawalan yung mga ibon natin. 10:30 daw, 10:30. Ayun yung loop ni ano ni Bro Alan Barcon. Ayun, oh, yung tangke na yun. Nag-abang din si Bro Alan kasi may sumali din siya sa karera sa DFL tsaka CSWRP. Doon siya sumali na club. Tanawan lang kami dito sa ano sa lugar namin ni Bro Alan yung loop. Kasi magkatabi lang kami ng ano, barangay dito sa lugar namin. Okay, Bro Alan, good luck sa'yo sa karera ngayon. Okay, mga kalapatid, sa nag-release na nga pala sila Francis, 9:20 na ng umaga, pinakawalan yung ibon sa Marinduque Race. Kasi hindi kaya sa ano sa lugar ng alabat, sa sobrang lakas ng alon. Kaya napag-desisyonan nila na sa Marinduque pakawalan yung mga ibon. 9:20 na ng umaga, so good luck sa atin mga kalapatid. Abangan time na naman sa ibon natin. Update ko kayo sa panahon dito sa Dasma ay papakita ko sa inyo. Oh, to mga kalapatid, sa panahon dito sa Dasma ngayon, sobrang init na. Tsaka malakas yung hangin. Sa tingin ko, mga ibon ito ang tutulin siguro kasi malakas yung hangin, no, partner, no. At ano, lapag ng ano sa ano namin sa loop. Eh no, lakas ng hangin. Tapos sobrang init. Good luck sa lahat. Sana makachamba yung ibon natin sa last lap na to, Marinduque Race. Bali, tatlo pala yung kinarga natin sa Marinduque, pero dalawang ibon lang yung sinali natin sa one hit na palaro. Si 00 at saka si 96. Si 88 kasi kasali siya sa 3 laps at saka 2 laps na palaro. Okay, antabay lang tayo mga kalapatid sa pagdating ng ibon natin mamaya. 9:20 ng umaga pinakawalan yung mga ibon doon sa Marinduque. Okay, good luck sa lahat. Okay, mga kalapatid, sa time check natin, 11 a.m. na ng umaga. So, ang speed kasi na 11:23, doon nag-start yung 1-2. Kaya abang-abang na tayo mga kalapatid sa ibon natin. Tatlong ibon yung inaabangan natin. Ang panahon pala dito ngayon ay maaraw na dito sa lugar ng Dasma. Yan o, nakikita nyo yung panahon dito. Malakas lang yung hangin, tapos maaraw na rin. So sana maging okay yung pauwian natin ngayon. Maganda yung dating ng ibon natin. Kasi maganda yung panahon. Yan o. Yung galaw ng mga dahon. Kaya mga kalapatid, samahan nyo kami. Abang-abang tayo ng ibon namin. Tatlong ibon yung sinali natin sa DFL na club. Ayan o. Malakas yung hangin dito. Mga kalapatid, sa time check natin, para medyo malapit na yung mga ibon siguro nito. Kasi 11 ano na rin naman eh. 11:18. Thank you.
ang dami nagpapalipad dito ngayon. Sana hindi sumabay-ibon natin mamaya. Mga kalapatid, sa time check natin, 11:20 na ng umaga. 1-2 na lang yung ano natin, speed. Pero maganda naman yung panahon dito. Sana maging okay yung pauwi ng ibon natin. Marami nagpapalipad dito sa tabi-tabi namin. Ayun o, ang ganda ng panahon. Ito isang ibon natin o, tuping-tupi. Ito na. Ito na, ito si Bubar. Si Bubar, andito na si Bubar. Si 96, ito na. Parating na siya, parating. Ayun o. Ayun na, ayun. Ito, si 96. Pasok, pasok, pasok. Dumating na si ano, si hinabangan natin, si 96. May hinihintay pa tayong dalawa. Dalawang ibon galing Marinduque. Yan. Hindi, iba yung pre. Bali, dumating yung ibon natin na 11:35 ng umaga. Galing Marinduque yung ibon na part 2. Part 2 ng Marinduque kasi yung alabat hindi natuloy gawa ng ano, sobrang lakas ng alon. Kaya sa Marinduque pinakawalan yung mga ibon. Ang unang dumating na ibon natin pala si 96. Yan yung contender natin na ibon. Si 00 saka si 88 inaabangan pa natin. Ang tabi lang tayo mga kalapatid, sa abang-abang tayo sa pagdating ng dalawang ibon natin. Ayun kalapatid, sana si 00 yun kasi kasama sa mga lumilipad dun. Sana siya na yan. Ayun o. Oh. Ito, atin na nga to si 00. Pre, eto na pre. Si 00 pre. Ito, ito siya. Pasok, pasok. Ito yung nag-champion natin ng ano, Marinduque. Pasok, pasok. Pre. Pasok, pasok. Ayun na pre, pre. Kalapatids, dumating na si 00 natin. 11:39 siya ng umaga dumating. Siya pala yung paikot-ikot kanina kasama dun sa mga kapitbahay na ibon. Ang inihintay na lang natin si 88. Siya na lang yung kulang natin. Sana mag-lock pa yung isang ibon natin. Okay, mga kalapatid, sa hawak ko yung ibon na si 96 galing Marinduque kanina. Ito yung ibon natin. Bali, nakaraan kasi nag-ano na to, nag-champion. Dalawang beses nag-champion sa 3 laps. Tapos, fourth overall sa 3 laps. Humakot ng dalawang scooter yung ibon na to. Tapos ngayon, yung last lap kasi namin dapat ano, alabat. Ang problema, malakas yung alon. Kaya napag-desisyon na nila Kuya Boy, nila Francis na Marinduque ang pakawalan yung ibon natin. So sa 3 laps, nagpang ano siya, nagpang 5th place yung ibon natin. Ito siya, si 96. Nakita ko sa ranking kanina, parang tinotal ko na kasi yung total speed ng ibon. Itong ibon na to, overall champion ulit siya ng 3 laps, tapos 2 laps overall champion din ang ibon na to, si 96. Ito, napakagandang ibon nito, babae. May nagtatanong kung anong bloodline si 96. Ang bloodline nito, ang babae, ang nanay nito, Mulawin line. Galing siya sa champion kong Mulawin, tinatawag kong si AK-42. Tapos, ang kapares naman nun, ay yung ibon ni, galing sa kumpare ko na si parang Lenin Cruz. Ang bloodline pala nun ay
galing din kay Sir Manigo. Yun yung magulang ng ibon na to. So, galing sa Mulawin line, tapos sa hindi ko sure kung ano eh, Bandenbrook yung bloodline nung galing kay Paring Lenin. Pero i-clarify ko sa kanya kung ano talaga mismong bloodline ng ibon. Malaking ibon na babae to. Ayan o, laki. Abangan nyo sa vlog namin, makikita natin yung pagdating nito. Kasi nakuhaanan ko siya ng video, yung ibon na to. Tapos si 00 natin, tingnan din natin. Kasi nakita ko sa sarang, pang ano siya eh. Okay, mga kalapatids, ito yung isang ibon natin, si 00. Yung nakaraan kasing marindo, okay, first place siya. So ngayon, sa part 2 ng Marindoke, nagpang ano na lang siya, nagpang 8 sa ranking ng 3 laps ng ibon. So, nung nakaraan kasi, nag-abot award yung ibon na to, si 00 natin. Pero, hanga pa rin ako sa ibon na to, nag-clock pa rin siya. Hindi pa rin nagpaiwan, nagpang 8 siya sa ranking ng ibon na to. Ayan, oh. Ang bloodline pala nito, si Brusco. Cross sa Bickert yung ibon na to. So important kasi yung Brusco ko na ibon, tapos yung Bickert naman galing kay Sir Idol Noel Kertes, yung Bickert ko na hin. So ito yung anak nila, nagpang 8th place ng Marindoke ngayon. Kak yung ibon na to. Actually may anak na tong ibon na to eh. Pinayaya ko lang, nagkaroon siya ng anak, isa lang. Pinayaya ko yung anak nila. Ayan na. Napakabait na ibon to, yung barako tong ibon na to. Pareho kami ng mata. Pasalamat pa rin ako, umuwi yung ibon natin at nag-clock. At nanalo pa rin tayo sa last lap na palaro ng DFL Club. Ito yung ipon. Go-check yung ipon natin si Brusco. So, salamat mga kalapatid sa supportang tunay sa YouTube channel namin ni partner, Mulawin Kings Loop. Sa susunod, pag umano ulit tayo, pag naka 5K subscriber tayo, paparapol ulit tayo. Ito yung ibon natin, si Brusco. Napakagandang ibon. Ayun o, ganda pa rin ang katawan nila kasi hindi naman kasi sobrang layo yung Marindoke. Ang problema kasi, late na napakawalan yung ibon, 9:20 na lang umaga. So dumating sa kanina, 11:39, si 00. Makikita nyo sa pagdating nito, mamaya i-upload ko. Grabe yung ibon. Sumama sa ibon ng kapitbahay namin kasi kapitbahay namin nagparonda. Sumama pa siya doon kaya late na siya doon umasok sa loop namin. Abangan nyo yung ano namin, i-upload ko mamaya. Laking ibon, oh. Si 00. Double Marindoke na to, una, first place, tapos pangalawa, pang 8th place na siya. Okay mga kalapatid, salamat sa inyong suporta. Kita-kits ulit tayo sa susunod na ano namin, pagbablog. Sama si partner. Si partner kasi umuwi na eh, kasi nagugutom na daw. Kahit ako hindi pa kumakain. At least umuwi ibon namin, nawala yung gutom ko. Kaya salamat.